Anumang suliranin na inyong kinakaharap, handa ang nakararami na umagapay at tumulong sa abot ng kanilang makakaya gaya ng aming Public Assistance Office na bukas sa lahat upang makatulong sa mga nangangailangan. Tunghayan natin ang susunod na istorya na isa nating kababayan at kung paano ang aming tanggapan ay binigyang solusyon ang kanyang karaingan. Ang pagbabayad ng buhay sa isang obligasyong hindi dapat kinakalimutan ng isang responsableng mamamayan, masa pribado o gobyerno man siya, nagtatrabaho. Sa buhay, kinukuha ng pamahalaan ang gagastusin upang mapaunlad ng isang bansa sa pamamagitan ng pagpapatayo ng mga infrastruktura, pasweldo sa mga empleyado, pagbayad sa mga pagkakautang at iba pang gugulin sa pagpapatakbo ng pamahalaan. Ngunit, paano kung ang isang na empleyadong nagbabayad ng tamang buwis ang mga inangan ng tax refund? Patulad na lang ng kaso ng dating branch clerk of court ng Quezon City Regional Trial Court. Di without pay ang dapat na mangyari sa kanyang sitwasyon, wala siyang malay na patuloy pa rin ang pagtanggap niya ng buwan ng sweldo na kalaunan ay babawiin rin pala sa kanya. Naka-leave ako. I got sick. Went home to the province of Bacolod City. Tapos, meanwhile, yung mga kasamahan ko dun sa office, ang pinipresume ng pinagkukuhanan ng sweldo, na authorized silang kumuha ng cheque ng salary ko. So, dinideposito nila yon sa account ko. Dineposito nila yung deposito kasi I was bedridden, hindi ko alam. Nare-report lang sa akin ng stepmother ko na, uy, bakit parang yung bangko mo may pumapasok? So, hindi ko masyado na hindi yun din. Missing ako sa getting sick. Pagbalik ko from my sickness in 2005, late 2005, inimbitahan na ako ng justice ko ngayon sa Cebu kasi na-promote siya as Justice of the Court of Appeals. In line with that promotion and consequently yung pagsama niya sa akin, kailangan ng clearance sa Supreme Court from the RTC going to CA. Nag-coordinate yung branch nila sa clearance tsaka yung sa leave section, yung accounting tsaka yung leave section nila, nag-coordinate na nalaman nila na I was paid, pero doon sa leave section saka lang nila nalaman na ang haba ng leave ko, almost 1 year, and yet sige-sige yung tanggap ko ng sweldo. So, para ma-clear ako, para makapag-sweldo na ako dun sa CA, sinisingil nila ako, ibalik mo yung sweldo mo. Hindi ako nag-sweldo for 10 months habang nasa CA Cebu dahil binabayaran ko nga yung natanggap ko, na dineposito ng mga unwitting employees. Sa pagkuha ng clearance ni Attorney Alcala, upang siya ay makalipat sa Court of Appeals, nagsimula ang hindi niya inaasahang problema. Yung binayaran ko, yung nakuha ko sa Supreme Court is the net of tax. Yung net na lang ng tax. Ibig sabihin, yung we are taxed at source. Yung sa Supreme Court pa lang, binabawas ng accounting yung tax payments natin. So sabi ko, pero yung sinisingil sa akin sa clearance, yung buong amount, not only the gross. So sabi ko, kanino ko to sisingilin yung tax? So nireklamo ko nga sa FMDO, sa Financial Management Division Office ng Supreme Court. Sabi ko, paano nangyari? Ay, wala na kaming ano dyan. Basta yung tinitingnan namin, base dun sa ano mo, kung ganyan yung salary na standard na tinatanggap mo, dispense lang kami ng dispense. So, coordinate pa ako doon hanggang sa napunta na nga ako sa pagko-coordinate sa BIR kung kanino ko sisingilin yun. It was really very difficult for me kasi nga makikipag-coordinate ka doon sa FMDO sa dito sa Supreme Court Manila na andun na ako sa Cebu. All these were done through correspondence. Dahil sa pagnanais na makakuha ng tax refund, hindi tumigil si Attorney Alcala sa pagpa-follow up sa BIR sa kanyang problema, kaya't patuloy ang pagpapadala niya ng mga request letters.
in one of my letters, sinabi ko na na ang nakalagay sa ating batas na dapat sumagot kayo within 15 days sa any particular sulat, kung denial man yon or admission or mag-explain, basta sagutin nyo yung sulat. Hindi ako pumapayag na panay na lang verbal, hindi ko na, para at least, hindi, ang hirap kasi mag-rely on sheer memory natin kung saan na napunta. So, yung sa mga sulat ko, sinasabi ko na ganito yung na-discuss na natin para hindi na mapag-usapan ulit. Yung sa sulat ko ngayon na sinabi ko na nakalagay dun sa batas natin na dapat magsagot kayo ng within 15 days, finernishan ko yung ombudsman. Ni-research ko pa din kung saan, kung anong ombudsman yung nag-pertain doon sa kanila. So, I learned through that na kada office pala merong tinatawag na resident ombudsman. Sa pagpapadala ng sulat ni Attorney Alcala sa BIR, hindi niya nakakalimutang magbigay ng kopya sa Office of the Ombudsman. Bagay na naging dahilan para lalong magkaroon ng linaw at matugunan ang kanyang problema. Eventually, yung ombudsman hindi lang siya parang pinaka-furnish ko, kundi nag-seek na ako ng assistance to check into my case. So, nagpadala na sa yung BIR ng sulat, yung ombudsman pala nagpadala din sa BIR ng kanilang sariling sulat, copy furnished sa akin na ayun, parang pinapaano sa kanila kung anong ginagawa doon, tsaka i-inform sila kung ano yung status. I think that was last year na ganoon. Tapos parang miraculously, parang medyo napabilis yung kaso, or at least na-update ako. Hindi na yung ako lang lahat yung tumatawag sa kanila, kundi sila mismo yung tumatawag sa akin, nag-inform sa akin, or yung ombudsman, finifurnish din ako ng sagot ng BIR. Padala siya ng letter sa Office of the Ombudsman, naka-address kay Madam Marcita Scutieres, I think 2009 na, August 2009. So nung na-receive ng Office of the Ombudsman yung complaint niya, kaagad binaba yun sa office ni Assistant Ombudsman Balibot. Okay? So, since I think August 2009, nakipag-coordinate na yung office ni Assistant Ombudsman Baliton dito sa BIR, no, sa Revenue Region Manila, regarding doon sa case o sa complaint ni Attorney Alcala, no, sa tax refund. Buong pusong nagpapasalamat si Attorney Carlo Martin Alcala sa nagawang tulong ng Office of the Ombudsman sa pag-release ng kanyang tax refund. Tapos, siguro mga September this year, yun nga, nakuha ko na yung cheque ko. Pasalamat ko din sa ombudsman dahil without them siguro napabagal or baka pa nga hindi. O, hindi ko alam kung anong mangyayari din. Sa mga nangangailangan ng assistance na may kaugnayan sa pagbabayad ng buwis o tax refund, katulad ng naging problema ni Attorney Alcala, o ng anumang transaksyon sa pamahalaan, laging handang tumulong ang Office of the Ombudsman. Office of the Resident Ombudsman sa BIR, no, isa sa mga functions kasi namin, no, or ng opisina is yung mag-assist sa public, no, kahit anong concerns ng public, let's say taxpayers, kahit sinong, well, basically naman, yung tinutulungan kasi ng, well, yung mga customer, yung sinasabi natin clients or customer, or yung stakeholders kasi ng BIR, mostly mga taxpayers. So pag may mga concerns ang taxpayers at gusto nilang humingi ng tulong at hindi sila naasikaso ng mga taga-BIR, pwede silang pumunta dito sa office ng resident ombudsman. Dito po sa national office, no, meron po office dito. Room, nasa room 103, ground floor po ng national office building dito sa Diliman, no, Agham Road, Diliman, Quezon City. So, from Monday to Friday, meron po, nandito pa kami, no? Meron po kaming staff dito na kahit ano pong concern nyo, no? Tutugunan namin. Sa pakikipagtulungan ng dalawang ahensya ng pamahalaan, ang Office of the Ombudsman at ang Bureau of Internal Revenue, ang idinulog na tax refund ay buong-buong ibinalik. Linggo-linggo ay aming pinararating sa inyo ang aming pagtugon sa bawat sulat at tawag na dumarating sa aming tanggapan.
Sa parang ito, aming naipadarama sa inyo na handa aming tanggapan na umagapay sa inyong mga hinaing na may kinalaman sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Sa simple ring pagpapadala ng sulat sa amin ay ating nalalaman ang mga maling gawain sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Dahil dito ay nagagabayan natin ang ating mga kababayan na may kaparehong sitwasyon sa kung paano ito matutugunan. Narito ang dalawang liham na ipinadala sa amin. Magandang tanghali po, Madam Ombudsman. Gusto ko lang pong malaman kung pwede ba akong maghain ng reklamo laban sa isang empleyado ng gobyerno na nagretiro na. Hihintayin ko po ang inyong kasagutan. Maraming salamat at mabuhay po kayo. Pwede pa rin po kayong maghain ng kasong kriminal laban sa nagretirong empleyado o wala na sa serbisyo kung ang paglabag sa batas ay nangyari noong siya ay nasa serbisyo pa at ang paghahain nito ay sakop pa sa takdang panahon na itinadhana ng batas. Ang inyong reklamo ay iimbestigahan at kung may sapat na ebidensya, karampatang kasong kriminal ang isasampa laban sa kanya sa hukuman. Ngunit sa kasong administratibo na may kaparusahang suspension o dismissal from the service, hindi na ito maaari dahil wala na siya sa serbisyo. Kami po ay mga empleyado ng isang regional office ng DILG sa Central Visayas. Nais po namin humingi ng tulong sa Ombudsman upang masawata ang nakaugaliang pangongolekta through salary deduction ng kontribusyon para sa Christmas party ng aming tanggapan. Tuwing magdi-Disyembre ay binabawasan ng 350 pesos hanggang 1,000 pesos ang aming sweldo. Depende sa taas ng posisyon ng empleyado. Ilang taon na pong pinatutupad ang pwersahang paniningil ng kontribusyon, subalit wala naman pong makapagreklamo dahil sa takot sa aming regional director. Ang nais lang naman po namin ay simpleng Christmas party na ang kontribusyon ay ayon sa napagkasunduan at may auditing para matiyak na may transparency. Sana'y matulungan ninyo kami. Maraming salamat po. Akin na pong ipinarating sa aming tanggapan sa Visayas na matatagpuan sa Guadalupe, Cebu City, ang inyong kahilingan na mapahinto ang inyong unauthorized deductions para sa inyong Christmas program. Nang sa gayon ay mabigyan ito ng karampatang aksyon. Ipapaalam namin sa pamamagitan ng nasabing tanggapan kung ano mga aksyon na gagawin para sa inyong kabatiran.